elaborate. Init, guys, init. Ayan, nakaluluto lang eh. So, ayan siya. Hindi pa ako nag-anusal din. Kaya testingan na natin to. Init. Okay siya. Pero hindi talaga ako masyado din sa tuna bread. Kaya mo, favorite niya to. So ayan, nakaluto na tayo ng isa na namang klase ng tinapay. Tuna bread. So kung paano ko to ginawa, sundan natin ang video ko. Thank you guys. At ako na ay pagkukuskusin. Gawa ko ngayon ng tuna bread. Dali muna ako sa palengke. Ay, bili ako ng lalagay ko sa gumala ko ng tuna. Of course, tuna bread nga. Ayan yung brand ng tuna na gagamitin ko. Paanuhin natin yung gawala natin yung tubig. I-drain natin siya. So, ayan. Natanggal ko na yung tubig ng tuna. Tuna in brine solution lang to eh. Tinanggal ko lang yung tubig mo. Next gawin natin ay pino natin yung tuna. Para yung ilalagay natin na mayonis ay talagang sipsipin talaga siya ng mayonnaise. So, ayan na siya. Yung tuna. So, ang lalagay ko ay mayonnaise. May natira pa akong mayonnaise. Pero bumili ako ng bago. Kasi, baka sakali maubusan ako. Reserve-an ako. Subusin natin to siya. Kasi gusto ng amo kong babae ay pag tuna bread daw maraming mayonnaise sa yung talagang balot na balot ng mayonnaise yung tuna. Masarap daw para sa kanya. Okay. Meron pa nga. Sayang. Huwag magsayang ng pagkain ngayong panahon. Crisis! Okay. Mix na maayos. Mix natin. So, ayan na. Ready to palaman na yan siya. So, next is maglagay ng kunting harina. Magmamadali ako dami ko pang gagawin. May ginawa na akong dough. Bago ako na maliki, umawan ako ng dough. Nilagay ko sa machine. Iniwanan ko. Dami ko nang napuntahan. Puntahan ako ng post office. Nagpuntahan ako ng palingki. Tana ko sa supermarket. Ay. Sige lang, babaan. Okay. Ayan na yung doon natin. Balutin natin sa lagay ko nga rin para hindi dumikit. Ngayon ay sukatin ko to para pare-pareho yung laki niya.
ko na. Bawat sukat nito ay 48. Itong laki na to, 48 siya. Assemble na natin. Kakaparin lang siya. Okay na siya. Lagyan na natin sa gitna ng yung ginawa nating tuna. Ayan siya. Lagay sa gitna. Marami ata. Kasi ilan yun. Okay. And then i-close natin siya. Dikit-dikitin lang siya. Baliktarin natin. Pag nadikit na, baliktarin. Tsaka i-roll mo siya sa palad mo. Ganyan. Para maganda yung forma. Okay. Yan na siya. Siyempre, baking mat, baking paper, lagay na natin para mapaalas na siya. Okay, itong mix naman. Paalasahin lang natin siya ng 30 minutes. Masyadong kukulubot. Pag sobrang asa lang tinapay at niluto natin, paglamig niyan, kulubot. Huwag matakot kasi yung dough, para naman yan, parang stretchable din naman yung dough eh. Pwede mo siyang hilahin. Ayan na. Dalawa na ang gawa natin. May tatlo pa. Ilang grams lang to ng arena yung pina-alsa ko. 150 lang to. Hindi ako talaga gumawa ng yung 300 grams kasi marami ako pang trabaho ang gagawin. Wala na kasi silang almusal bukas. Kaya minadalian ko na lang. Okay. Tatlo na ang gawa natin.
unang limang tuna braid. Palsahin natin siya ng 30 minutes. 30 minutes okay lang yan. Kasi malalaki na siya eh. Kunting alsa na lang ito. Okay. Palsa ko na siya ng 30 minutes. Gawin natin, silagyan natin ng wash egg para medyo makintab yung tuna bread natin pag naluto. Ininit ko na din yung oven bago ko ilagay ito. Tsaka lagyan sa ibabaw ng sesame seed para may ka-arch-arch naman kahit konti. Tap lang natin sa iba. Didikit to kasi sticky itong ano eh. Tap lang natin dyan. Balikan natin after mga 20 minutes natin siyang maluto. Depende din sa kuya. Ako kasi pag nagluluto, maintain ko yung 180 degree na apoy at saka 30. Na-adjust ko na lang. Pag alam kong luto na talaga siya, hindi ko na pinapaabot ng 30, baka masunog. So ayan, iluto na natin, hintayin muna natin na uminit ang oven. Ito na yung tuna bread natin. Hindi ko siya masyadong niluto, as in brown na brown. Okay na yan siya. Pumutok na yung iba. Pero okay lang yan. Okay na okay.